We have a common student in school. Ano yung gusto ng isang estudyante? Makapagtapos. Ano yung maaaring mangyayari dyan? Board exam. Projects. Okay, may hagdan na tayo. Ito yung sitwasyon ni Debbie. May exam sila bukas. May exam. Tapos, na-invite siya sa party. Diba? Meron siyang yung dilemma. Mag-aaral pa ako or attend ako ng party? Madali pa ba yung, madali yung decision ba yun para sa'yo? Anong gagawin? Siyempre mag-aaral. Gusto niya sana mag-aaral pero nabalitaan niya na yung person na first year pa lang siya, in love na siya, a-attend sa party. So mas nahirap ngayon yung desisyon. Tapos sinabi, minessage pa siya. Debbie, sana later nandun ka sa party natin. Para ano, kasi malapit na tayo mag-college, hindi na tayo magkikita ulit. Baka huling pagkakataon na natin kung mapag-usapan yung situationship natin. So ano yung magiging desisyon mo? Ayan, ito yung tinatawag nating climax, guys. Kasi mahirap na yung decision niya eh. Diba? Study first. So yun yung naging decision ni Debbie. Kaya, syempre, yung sa kwento natin, pinili niya yung pagiging good student. Yun. Tapos ngayon, si writer, syempre yung writer, parang, hala, paano yan? Si Debbie hindi na nagpunta sa party. Gagawa tayo ngayon ng paraan. Bibigyan natin siya ng bagong test. Dumating si Guy, sabihin natin si Tom. Si Tom sa party, hinahanap si Debbie. Asan si Debbie? Wala si Debbie dito. So na-realize niya, ah, hindi pumunta si Debbie. Kasi ano yan, good student yun. Pinuntahan niya ngayon sa bahay. Pinuntahan si Debbie sa bahay, yung gusto ng manend ng party. Papapasukin mo ba si Tom or hindi? Yes. Papapasukin niya si Tom. Kasi, papapasukin niya si Tom kasi magre-review sila together. Kasi may exam tomorrow. So, ang nangyari kay Debbie, dahil sa good values and, you know, dahil sa kasipagan niya, pati si Tom natatawa. Diba? So, imbis na nandun sila sa party, magkasama na lang sila sa bahay at nag-aaral. Okay, the end. Yeah. Thank you. Thank you, Debbie.